Good day, Mapa Jeffers. This is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po ay pagpapatuloy natin ang ating coverage sa FIDE Grand Prix at ang titingnan po nating laro ngayon ay yung laban sa pagitan ni na Super Grandmaster Hikaru Nakamura and Super Grandmaster Levon Aronian. So ito pong game na ito ay very very crucial sa standings ng overall Grand Prix. Kasi kung maalala natin, si Hikaru yung champion ng first leg and si Levon Aronian naman yung second place ng first leg. Ayan, so sila yung nagtagpo sa finals na ipanalo ni Hikaru. Pero ngayon, kung napanood nyo po yung previous video natin kung saan kinalculate ko paano ba makakapasok si Wesley So dun sa Candidates Tournament. Very, very, very important po ang makalabas dito sa grupo nila ay si Levon Aronian. So, titingnan po natin anong nangyari sa laban sa pagitan ni na Hikaru versus Aronian. White po si Hikaru. Punta tayo sa ating laro. So, dito ang ginamit ni Hikaru ay yung E4. Ayan. So, balik po siya sa kanyang bread and butter. So, nung mga nakaraang previous tournaments, napapansin ko panay D4 na si Hikaru eh. Pero ngayon, nag E4 siya kasi must win situation. No? So, kung maalala nyo, nung first round robin, si Levon Aronian tinalo si Hikaru. So, tignan natin kung makakabawi siya. No? Nag E5, Knight F3, Knight C6, and then Bishop B5, Knight F6. So, since leading na nga si Aronian, nag-Berlin opening siya at pagka nakadraw siya, very good result para sa kanya. So, nag D3, Bishop C5, C3, and ngayon nag D5. Ayan, so binasag kagad yung center. At dito po, very important na makikita natin na itong laban nila talagang theoretical battle. So ibubuksan po natin yung ating opening book para makita nyo hanggang saan yung pinaglalabanan nila. No? So pagka D5, syempre opening pa lang yan, memorize nila yan. So ED5, Queen D5, Bishop C4, and then Queen D6. So ayan, umatras ang Queen. Knight BD2, castling, B4, and then Bishop B6. So makikita natin dito, may mga laro si Aronian. Caruana Aronian 2018, ibig sabihin, parehas pa po silang prepared dito. So nag-castling, Bishop F5, at lumabas yung nag-iisang game ni Aronian. Way back in 2016, may laban po siya kay Magnus Carlsen. Ayan ho yung game niya. At ang, yan po ang sinusundan nila ngayon. No? So, nag-Queen C2, depensa lang sa D3 pawn. Rook AD8, todo ang atake. Ngayon, si Magnus ang ginawa, Knight E4. Ayan. So, syempre, hindi na po yan inulit ni Hikaru kasi baka naaral na ni Aronian yan, no? At malamang naaral niya na yan. Alam niya na yung gagawin pag ganyan ang ginawa ni Hikaru. So, ang preparasyon ni Hikaru ay yung A4. So, tumitira siya ala Caruana versus Grischuk, yung pinaglabanan nila. No? So, dito nag A5, B5, Knight E7, and take note dito, nag-Queen A2. So, very important po ito para pagka nag-capture itong D3 pawn, walang tempo sa Queen. So, ipapakita ko, Queen A2. Ngayon, hindi na pwedeng capturein kasi pag kinapture, ito po yung engine line. So, Bishop A3, may tempo sa Queen. Pagka Bishop C5, ka-capture dito, hindi pwedeng kumapture, no? Kasi mabibitin yung Bishop sa C5. No? So, ka-capture ng ganyan. And then, pagka-atras with Bishop C2, atras ang Bishop, papasok ang Knight, tatamaan lahat ng pyesa. So, of course, yan, aral pa ho nila yan base sa bilis nung kanilang pag-titira. No? So, nag-Knight G6 si Aronian, Bishop A3. Makikita natin yung sinusundan nila, Caruana Grischuk, Bishop C5, kain, Queen take C5, and ngayon nag D4, pagka-capture, Queen D6, Rook FE1, pinilit na mag-capture, so ka-capture na, and pagka C takes D4, ayan na, ito na po yung unang
bagong tira, nag-knight d5 si Aron yan. Pero kung mapapansin natin, si Hikaru hindi pa nababawasan ng oras. Si Aron yan medyo nauubos na. No? Ibig sabihin, familiar siya sa posisyon, pero hindi niya na pasok sa kanyang opening preparation. So kung sinundan niya yung game ni Caruana Grischuk, ang tinira po doon ni Grischuk is nag-knight f4. Ayan, so ipapakita ko, no? Pagka rook ac1, knight 6d5, queen b3, ayan, Caruana Grischuk po yung sinusundan natin, knight b6, bishop f1, bishop e6, and then pagka queen c2, bishop d5, capture, 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 and then pagka knight e6, makikita natin pagka rook c2, ang lakas ng knight sa b6, pressure dito, and yung knight sa e6, pressure sa d4 pawn. So makikita natin yan, ang lakas kasi ng knight sa b6 ng pre-pressure, eh, di ba? Yung pawn sa a4, inaalagaan ng white. Ito po, naaral ni Hikaru. So pagka knight d5, napaisip na si Hikaru kasi ang ina-expect niya is yung knight f4 ni Grischuk, malamang meron siyang improvement doon sa linyang yon, no? Itong knight d5, hindi niya ina-expect, pero since nalaman niya yung idea na pag itong knight pumasok dyan sa b6, mapre-pressure yung a4 pawn, sa tingin ko kaya niya kinapture. Ayan, so pagka-capture, capture, capture, nakapalitan, and ngayon knight c4, may tama sa a5 pawn, and then with the threat of knight e3, ifo-fork yung rook and bishop. So ngayon, tatanggalin na ho natin yung openings book kasi tapos na tayo sa opening, no? Ang ginawa, pagka nag-b6 ka dito, mafo-fork ka. So hindi pa pwedeng depensahan yung a5 pawn. Ang pangontra dyan is bishop g4. So mawa-one pawn down, ayan po nangyari, pero basag-basag yung pawn structure. Ayan, so merong konting compensation. Excuse me, hindi pala ganyan, nag-b6 muna, pagka knight c6, saka kinain. So may compensation, one pawn down, pero mahirap pa rin ang laban. So nag-h6, pasingaw lang, rook ac1, king h7, rook c4, depensa sa d4 pawn, rook g5 check, king f1, e ngayon pagka rook h5, itong pawn hindi na po dinepensa, nag-knight e7, counter-attack. May counter dito sa c7 pawn. So for example, pag kinain mo kasi yung ganyan, syempre mag-double rook, ang lakas ng dalawang rook sa 7th rank, so hindi pwedeng kainin. Kaya ang ginawa, rook h2. Ayan. Ngayon, ang white naman ang hindi pwede kumapture, no? Kasi merong check, pagkaiwas ng king, kain, kain, tapos mapipin. So hindi pwede yan. Kaya ang tira dito, rook e4 muna. At ito pong rook e4, mala stockfish na tira kasi binabakalan niya yung knight. So parang nakulong yung knight. O walang mapuntahan, hindi na pwede dito. Naging passive yung knight. So rook h1 check, king g2. Rook a1. At actually, ang sabi po dito, ang best is knight f5. Itong knight kasi yan, napakalakas dyan. Nangiipit yung knight nung black. Medyo wala pong mapuntahan. So parang kambing siya ngayon, no? Sabay kakain na dito and lalamang na po yung white. Kaso kumain si Hikaru, eh, kain, kain. And then pagka rook takes c7, parang ito na yung last chance ni Aronian para makasurvive dito sa laro with rook f5. Ito po malalim na idea. Ay papakita ko na lang yung engine line, no? Pagka rook e7, check, king h2, and then ito kasi hindi na madepensa, ipapakain lang, rook a2, capture, king h8, hanggang perpetual lang ang puti. So hindi niya maiwasan yung pagka-check, eh, kasi pagka tinigilan niya yung check, babarenahin din siya dito. So rook f3, kain, king h3, ang gagawin dito, king g8 lang. Pagka umalis tong rook, pagka ganyan, machi-check ka na dyan. Pagka dito naman paatras, rook f1. Tapos mamatihin ka dito, kaya mafo-force na mag-repetition.
Ayan ang malay stockfish na linya, paano tatabla. So yan po, hindi nakita ni Aaron yan. Ang ginawa niya, kumain. So okay-okay pa naman. Kaso mali na ho yung idea eh. Pagka D5, nagrook A8. So ang ginawa ni Aaron yan, passive na depensa. At yung passive na depensa, hindi po gagana kasi rook E7, threat dito. So nag H5, D6. Ngayon, nung naisipan niyang kumounter dun sa king ng white, too late the hero na kasi nakapush na lang push yung pawn. So rook G7, king H6, rook H7, king G5, and then D7, hindi na maka-counterplay sa king ng white. So nag rook D5, F4 check. Take note, pag kinain kasi, ang mangyayari, pwede na mag-rook C8. Ayan. So, hindi nagagana yung pagkain dyan kasi merong check. Yan ho yung idea na ni Nakamura, no? Kasi pagka nag-rook C8 ka kagad dito, hindi gagana kasi may kain. Sabay mabibitin yung dalawang rook. So, isa lang ang maliligtas. Kaya nag-F4, king H4, and then pag rook G7, rook A4, rook C8, rook D4, ito force na kasi lahat eh. Kinain dito, kakain sa passpawn, and then pag rook C1, threatening checkmate. So rook D1, kain. Ito pag rook B6, masyadong maraming pawn ang white, hindi na mapipigilan lahat. So konting moves pa, king G4, rook B8, king F4, B6. Ngayon, ang only move is rook D7. No? Kasi pagka nag-rook B1 ka, dito mo tinanga yung pawn, B7, tapos ang next niyan, check, mag-quick win. Ayan. So, rook D7, para pagka nag-B7, merong rook F7. Hindi ma-check, no? Pero talo pa rin yan, sabi ng engine. Talagang hopeless na yung posisyon eh. Nag-rook F8, ito mas human way paano tatalunin. And then pag king E4, rook F3, dito po resign si Aaron yan. Kasi ang next move niyan, rook B3, mababakalan na yung pawn. So halimbawa, rook B7, rook B3, and then yung king lalakad lang dito, kakainin, tapos gagabayan yung passpawn. So never mo kasi pwedeng kainin to eh. No? Matatay daw na yung rook mo dyan. So pag kumain ka, talo ka sa king and pawn endgame. Kapag umalis ang rook, ang ending mo dyan, ipupush lang. So, ganun din. Kakain ka, talo ka ulit sa king and pawn endgame. So, yan po ang game Hikaru Nakamura versus Levon Aronian. Napaka-clutch ang ginawa dito ni Hikaru. Ibig sabihin, nag-survive siya, nagkaroon pa siya ng chance maging top 1 sa kanilang group. So, ipapakita ko yung standings ng grupo nila, no? Sa Group A, ang number 1 po ay si Oparin Grigorgi with 2.5 points, pero si Hikaru striking distance lang with 2 points, and si Levon Aronian also with 2 points. So dito very important guys na ang makalusot ay si Aronian, no? Kasi pagka nakalusot si Aronian, siya kukuha nung Grand Prix slot, and then si Wesley ang kukuha naman nung slot para sa mataas ang rating. Ayan, so abangan po natin ano mangyayari at kung makakapasok ba si Aronian or sasagit sit na si Hikaru. So yan po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo po ang ating analysis, no? Kung na-enjoy nyo ang ating analysis, please like this video and subscribe to our YouTube channel. So this is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye.